Bago natin umpisahan ang kwentong katatakutan, ay nais ko munang batiin ang bawat isa na sana ay nasa mabubuti kayong kalagayan saan man pahig kayo dito sa mundo naroroon. Nais ko na ipabatid na ang kwentong matutunghayan ay hangin mula sa totoong buhay at karanasan. Now with no further ado, let's start and be scared. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig, lalong-lalo na po sa mga admin, narrators at sa mga bumubuo nitong page na ito. Ako po muli ito si Heather mula sa kwentong Bantay Salakay at Aling Test. Ito na po ang ikatlong bahagi ng kwento o karanasan ni Aling Test. Buti naman at medyo nakaluwag-luwag na ng gawain. Salamat nga po pala sa mga positibong komento nyo. Kung sakali man na may nakakakilala sa akin o nakakaalam ng kwento ni Ate Tess at nakakakilala kay Kuya Greg, the listener dito, please lang po, huwag nyo na akong i-mention. Maraming salamat. Muli po, point of view ni Aling Tess ang gagamitin ko dito. Umpisahan na po natin. Pinapakinggan ko lamang ang taong paparating. Rinig ko ang usapan nila at sina Ate Liz at Greg ito. Nasaan kaya sila? Hindi kaya sila tinatago ng anak mo ha, Greg? Sabi ni Liz. Hindi ko alam, pero bakit naman niya gagawin sa atin yun? Tanong ni Greg dito. Simple lang, dahil ayaw niya sa atin, Greg. Sagot naman ni Liz sa kanya. Habang nag-uusap sila, ay nakatakip ang aking mga kamay sa aking bibig at hindi gumagawa ng anumang ingay. Pero pakiramdam kong matutumba ako dahil nahulog ang isang damit ni Billy na manipis at madulas. Pero bawal akong gumalaw dahil mag-iingay ang mga bakal na hangor. Dahan-dahan akong humawak sa dalawang gilid ng closet upang hindi matumba. Umiiyak na ako ng oras na yon. Sumasakit na rin ang aking ulo. Iniisip ko rin si Ami kung ano na yung kalagayan niya. Nakarinig ako ng alarm ng cellphone na nanggagaling sa katapat ko at sa tingin ko ay sa may closet iyon kung nasaan si Ami. Rinig ko na papunta sila sa kinaroroonan ni Ami kaya sa maliit na butas ay sinilip ko ito. Tama nga ako. Kaya unti-unti ko itong binuksan upang makalabas ako habang nakatalikod sila. Lumabas ako ng kwartong iyon nang dahan-dahan at nang makarating ako sa sala ay wala doon si Billy. Lumabas ka agad ako ng kondo ni Billy at dali-daling umalis, ngunit nakarinig ako ng tawag mula sa likod ko. Tess, pasaan ka? Boses ni Greg. Tama ako at si Greg yun, sabay ang paglabas ni Ate Liz. Kaagad akong tumakbo. Hindi ko matandaan ang daan dahil hindi ako pamilyar dito. Unang liko ko ay wala nang daan kundi may isang pintuan ng isang kondo akong nakita. Kinatuko ka agad ito. Tao po, papasukin niyo ko. Kaagad namang binuksan ito ng may-ari. Sino yan? Anong kailangan mo? Tanong nito sa akin. Papasukin niyo po ako, may humahabol sa akin. Taranta at natatakot kong sabi dito. Hindi, hindi pwede. Umalis ka dito, baka madamay pa kami. Sabi nito at isinara ang pintuan. Hindi ko na alam kung saan ako dadaan at magtatago. Salamat na lang at may malaking paso na may malagong halaman sa tapat ng kondo na ito sa gilid nito ay nagtago ako. Isiniksik ko ang sarili ko dito at siniguradong hindi nila ako makikita. Tess, bakit ka nagtatago? May sinabi ba sa'yo si Amin na hindi pwede? Tara na, kailangan na mag-ayos ang tanghalian namin ni Liz. Sabi ni Greg at sinilip ko ito ng bahagya at nakangisi ito. Nagsanyasan sila ni Liz na umalis na. Nabunutan naman ako ng tinik at tinigdan ko ang telepono ko at mag-aalas 10 na ng umaga. Doon lamang ako nagtago hanggang sa mag-alas 12. Nang mag-aalauna na ay lumabas ako unti-unti ng gusaling iyon. Tinandaan ko ang daan. Nang makita ko na ang daan ay dali-dali ako lumabas. Sumakay ka agad ako ng tricycle na makita kong
sa may hindi kalayuan ang kotse ni na Greg. Bumalik ako sa bahay nila upang kunin ang mga gamit ko. Walang tao pagkadating ko doon kaya nagtungo kaagad ako sa kwarto para ligpitin ang mga gamit ko at magkakalahating oras akong nag-ayos. Papalabas na sana ako ng gate nang sa may hindi kalayuan ay nakita kong paparating ang sasakyan nila. Hindi ako pwedeng magtago sa bahay nila kaya dumaan ako sa eskinita at nagtago sa kaparangan. Nang mapagtanto kong may daan sa parang na iyon papunta sa kanto at sasakayan, ay nilakad ko ito ng mabilis. Mapuno at malubak ang daan. Mag-aalas dos na ng hapon iyon habang naglalakad ako, ay naramdaman kong may sumusunod sa akin. Kaya dali-dali akong nagtago sa isang kubo na nadaanan ko. Madilim dito kaya alam kong hindi ako makikita sa sumusunod sa akin. Maya-maya pa ay lumabas sa matatas na damo si Liz. Nakakatakot na ang itsura nito at sumunod naman si Greg. Palingon-lingon sila at hinahanap ako. Dumating ang may-ari ng kubo at nadatnan si na Greg. Oh, paring Greg, kamusta na? Anong ginagawa niyo dito sa parang? Sabi ng isang matandang lalaki. Wala pare, yung aspin namin nakawala eh. Sagot naman ni Greg dito. Tara muna dito sa kubo ko at nang makapagkwentuhan naman tayo. Sabi ng matanda at ang lalo kong ikinakaba ay nang sumang-ayon ang mga ito. Nakatago ako sa silong ng kubo at nasa itaas sila at anumang galaw ko ay maririnig nila ako. Maya-maya pa ay inilabas ko ang telepono ko para sana i-text si Ami kung nasaan siya. Ngunit bago pa ako magtipa ay nagring na ang telepono ko na kaagad kong pinatay. Ano yun? Sa inyo ba yun? Sabi ng matandang lalaki. Ha? Hindi. San galing yung tunog na yun? Sabi naman ang matanda ulit. Kinakabahan na ako at takmang tatakbo na ako nang biglang umimik ang matanda. Ay teka, sa akin pala sorry, tumunog yung cellphone ko. Kasabay ng ring ng cellphone ko ay ang pagtunog din ng cellphone ng matandang lalaki. Unti-unti na akong lumabas ng silong nang hindi nila namamalayan. May iskinita rin palang papalabas sa kubong iyon sa kalsada na ang dadaanan kaya dali-dali akong pumunta doon. Walang tao sa kalsada dahil nasa loob lahat ang mga ito. Kung hihingi man ako ng tulong ay hindi rin ako tutulungan dahil ayoko ring makadamay ng iba. Habang tumatakbo ako ng mabilis ay tumulog ang cellphone ko. Tess, nasan ka? Andito ako sa paradahan ng tricycle kasama ko si Billy. Bilisan mo! Sabi ni Ami sa kabilang linya, kaya dali-dali akong nagpunta roon. Pagkadating ko ay kaagad akong sinalubong ng dalawa. Ami, saan na tayo pupunta? Tanong ko dito. May pagdadalhan po ako sa inyo. Sumama kayo sa akin. Sagot naman ni Billy sa akin. Sumakay kaagad kami sa kotse nito. Nagtataka ako kung bakit parang tumaba itong si Billy kanina. At noong nakita ko ito ay mapayat ito. Hindi ko nalang pinansin dahil sa sobrang kaba ko. Tumigil kami sa isang bahay na luma at malaki ito. Hindi ito alam ng magulang ko kaya hindi nila kayo makikita dito. Sabi ni Billy. Pumasok na kaagad kami dito at inayos ang aming mga sarili. May mga pagkain din kaya hindi kami magugutom. Dito muna kayo. Babalikan ko kayo bukas. Baka mahalata nila akong wala eh. Ingat po kayo ah. Sabi ni Billy sa amin ni Ami. Umalis na nga ito at sinara namin ang pinto at mga bintana. Nilibot namin ni Ami ang buong bahay. Malaki ito at talagang masasabi mong pwede kang maligtas nito. Umupo muna ako sa sofa dahil sa sobrang pagod at alas 5 na kaya naman nakaramdam na ako ng gutom. Napagpasyahan namin ni Ami na magluto. May mga delata dito kaya iyon na lamang ang kinain namin at may isang kabang bigas rin kaya isinaing namin. Halos kumpleto na ang bahay nito kaya nagtataka kami kung sino ang naninirahan dito. Kung meron ang swerte kasi ang ganda ng bahay pero kung wala, sayang naman. Habang kumakain kami ni Ami ay nagsimula na akong magtanong. Ami,
paano kang nakapunta sa bahay ni Billy kanina? Pero nung tinanong ni Greg si Billy kung alam ba niya kung nasan ka, hindi niya raw alam. Tanong ko dito. Ha? Paano niyang hindi malalaman? E pinapasok pa nga niya ako eh. O baka naman nagsinungaling lang siya para hindi ako mabuking. Ganun lang kasimple ang sagot, sabi ni Ami sa akin. Eh, sabi mo lalayo ka pero bakit ang lapit lang ng pinagtaguan mo? Tanong ko ulit dito. Wala akong pupuntahan, Tess, kundi sa anak lang nila na iba sa kanila, sabi ni Ami sa akin. Tinapos na namin ang aming pagkain at saka nagpahinga sa isang malaking kwarto. Ami, matagal mo na bang alam kung ano sila? Tanong ko ulit dito. Oo, Tess. Bale, kamag-anak ko sila. Si Greg lang pala. Sa hindi ko alam na dahilan kung bakit ako tinawagan ni Kuya Greg sa probinsya namin para maging kasambahay. Kasi ang alam ko naman ay marami silang katulong eh. Noong dumating ako sa lugar nila, tinanong ko ang mga malalayo nilang kapitbahay at ito lamang ang tanging sagot ng isa sa mga napagtanungan ko. Isa-isa silang umalis at ang sabi, hindi raw pinapasahod na maayos, hindi rin daw pinapakain. Pero habang binabanggit yun nung pinagtanungan ko ay nagsara na ito ng pintuan nang marinig ko ang tawag ni Kuya Greg. Sabi ni Kuya Greg sa akin nun, Ami, mag-aalas 6 na, aalis na kami ni Liz. Itong si Billy muna ang kasama mo dito sa bahay ah, ingat kayo. Mahabang kwento ni Ami sa akin. Ikuwento mo na kagad Ami kung paano mo nalaman kakaiba sila. Sabi ko dito na hindi makapaghintay. Dati akong all around habang naglalaba ako ay nakakita ako ng isang damit na puro dugo sa labahan. Punong-puno yun ang dugo pero habang tinitignan ko to, biglang dumating si Ate Liz. Tapos hinablot sa akin yung damit. Sabi niya, pasensya na daw dahil natagusan niya yun kagabi nung hinigaan niya. Siya na daw yung maglalaba at sa kusina na daw ako magluto. Ayun, kaya dali-dali akong pumunta sa kusina para magluto. Pagbukas ko ng ref, nakakita ko ng patay na hayop sa ref. Ewan ko kung pusa ba yun, kung aso yun. Basta hayop eh. Sakto namang dumating ni si Kuya Greg na nasa likod ko na pala kaya lalo kong napatalon sa takot. Sabi ko, bakit may pusa dun sa ref? Ang sagot lang ni Kuya Greg sa akin, masarap daw yun adobohin na lang. Basta daw, iluto ko na, ako na daw bahala. Nandiri ako nun sa sinabi ni Kuya Greg kaya naman, hindi ko yun sinunod. Habang walang tao sa sala, pinuntahan ko si Billy sa kwarto nito at tinanong ko kung bakit ganun ang tatay niya. Sabi ko, Billy, bakit ganun yung tatay mo? Hindi naman ganyan si Kuya Greg ah, kasi pati pusa gusto niya ipaluto sa akin. Tanong ko nun kay Billy. Tapos, yung sagot niya lang sa akin, Ate Ami, mas maigi nang ikaw ang makaalam kesa ako ang magsabi sa'yo. Ayun lang yung sagot niya sa akin habang may hawak na malaking bag. Tapos, bigla siyang nagsalita ulit. Sabi niya, aalis na ako Ate Ami. Ikaw nang bahala dito ah. Mag-ingat ka dito. Ito yung number ko at yung lugar kung nasan ako. Kapag may problema ka, tawagan o puntahan mo na lang ako. Pagkatapos nun, lumabas ka agad si Billy at pinaandar yung sasakyan niya. Nang makalayo-layo na to, narinig kong papalabas na ng labahan si Ate Liz at si Kuya Greg naman ay papalabas ng kwarto. Kaya dali-dali akong tumakbo papunta sa pinagtanungan kong bahay. Kinatok ko yun. Agad naman ako nitong pinapasok nang malaman nito ang dahilan ko. Ang sabi ko, pasensya ka na kung naistorbo kita, pwede bang makitago? Kasi sina Kuya Greg, nakakatakot eh. Ipinaluluto niya sa akin yung pusa na nasa ref tapos yung anak nila na si Billy umalis na at tinanong ko kung bakit pero ayaw namang sabihin. Ayun yung sinabi ko dun sa may-ari ng bahay na pinagtaguan ko. At sumagot lang siya sa akin. Sabi niya, sige, dito ka muna Ami hanggang umaga. Napag-alaman ko ding may nalalaman pala itong may-ari ng bahay kung ano sina Liz at Greg.
Kaya naman nung mag-aalas 10 na at saktong matutulog na, ay nakarinig ako ng katok sa pintuan. Ami, alam ko, nandyan ka. Di ba sabi ko kaninang tanghali magluto ka? Binuksan ko ng bahagya ng kaunti yung pintuan. Nakita ko si Kuya Greg na kinakain yung pusang kaninang pinapaluto niya sa akin. Hindi ko nakaya yung nangyayari dahil mahina yung loob ko, kaya dumabas na ako para hindi na rin madamay ang may-ari ng bahay na pinagtaguan ko. Tapos, sabi ko lang, Kuya Greg, ano bang kailangan mo? Bakit ka nagkakaganyan? Tanong ko dito na medyo kinakabahan. Sabi lang ni Kuya Greg sa akin, gusto ko lang naman magluto ka eh. Ayan, kinain ko tuloy na hilaw. Pero masarap naman eh. Gusto mo ba pinsan? Sagot lang ni Kuya Greg sa akin. Nakaramdam ako ng mahigpit na palad na nakakapit sa aking braso. At tama ako na si Ate Liz yun. Tara, sa bahay. Tanging sabi nito sa akin. Kasunod naman si Kuya Greg. Hindi ako makasigaw dahil tinatakpan din ni Ate Liz ang bibig ko. Noong makarating kami sa bahay nila, ipinaupo nila ako. Walang pwedeng makaalam uli na ganito kami, sabi lang ni Kuya Greg sa akin. Kaya pinsan, manahimik ka na lang kung ayaw mong madamay. Sige, tagalaba ka na lang. Kami na lang magluluto at maglilinis. Dugtong pa na sabi ni Kuya Greg. Hindi ka na makakaalis dito dahil may nalalaman ka na tungkol sa amin, sabi naman ni Ate Liz sa akin. Sa kwentong yun ni Ami sa akin, habang nakaupo ako sa kama ay kinakabahan ako. 3 taon siyang naging labandera ng mga damit na may dugo ng mag-asawa. At ang nakakatakot pa ay nakikita niya kung ano ang mga ginagawa ng mga kasama niya sa bahay na yun. Nasanay na siya sa mga ginagawa na yun. Kaya nanahimik na lang siya at sumunod. Naging medyo masaya raw siya nung dumating ako sa bahay na yun dahil may makakasama na siya at makakaalis na siya. Pero natatawa na lang kami ng dalawa dahil pareho kaming nagtatago ngayon. Pero nawala ang ngitian namin nang marinig naming may tumigil na sasakyan sa labas. Lumabas kami sa sala at tinignan sa maliit na butas kung sino ito. Nakita naming lumabas dito si Billy. Pero ang mas kinatakot namin nang lumabas din dito si Ate Liz at Greg, na parang close na close sila. Ang pumasok ka agad sa isip ko ay parang niloko kami ni Billy. Dali-dali kaming naghanap ng matataguan ni Ami. Nakahanap kami ng isang malaking kahon sa ilalim ng kama na parang pinaglalagyan ng Durapax. Doon nagtago si Ami at ako naman ay sa ilalim ng kama na natatakluban ako ng isang malaking kahon kung nasaan si Ami. Maya-maya pa ay nakarinig na kami ng paparating at narinig kong nagsalita si Greg. Brian, nasaan na yung mga katulong namin? Akala ko nandito, sabi ni Greg. Ha? Sinong Brian? Eh, si Billy yung nakita ko kanina. Tanging tanong ko sa sarili na may kaba at takot na namumuo sa aking isipan. Nakita ko na ang mga paa nila, kaya hindi ako gumagawa ng anumang ingay. Tess, nandiyan na ba sila? Sabi ni Ami ng tahimik. Oo, huwag ka maingay, Ami. Sagot ko naman dito. Nang makita kong papalabas na sila ng kwarto ay sinabihan ko si Tess na lumabas sa karton na maingat. Nang malabas na siya ay unti-unti rin akong lumabas. Nagtago ako sa likod ng pintuan at si Ami naman ay sa kulay itim na kortina nang makarinig kami ng paparating. Nakita ko si Billy na tinatawag nilang Brian pero mapayat na ito at hindi tulad kanina na mataba na pumasok sa kwarto, kaya kinabahan ako at nalilito. Nakapikit ako at nakakapit sa doorknob para hindi ito gumalaw hanggang sa may humawak sa akin at muntik na akong mapahiyaw. Nakita ko si Billy na sinisenyasan ako na huwag maingay. Isinara niya ang pintuan ng kwarto. Ate Tess, asan si Ate Ami? Tanong nito sa akin. Niloloko mo ba kami, Billy? Tanong ko dito. Nasaan niya po si Ate Ami? Tanong ni Billy, kaya nung mapagtanto kong maayos kausap si Billy ay pinuntahan ko si Ami sa gawin ng kortina.
Billy, bakit mo sinabi yung magulang mo dito? Sabi mo, hindi nila alam ah. Sabi ni Ate Ami. Lumabas kami ng kwarto at sinundan lang namin si Billy pababa ng bahay at umikot sa may kusina. Dinala niya kami sa underground. Nang nasa maayos sa kaming taguan, ay nagtanong ako. Billy, naguguluhan ako. Di ba, sabi mo hindi alam ng magulang mo itong dinalhan mo sa amin? Bakit ngayon kasama mo? Sabi ko dito. Oo nga, Billy. Dagdag pa ni Abby. Yung naghatid sa inyo dito ay si Brian. Kambal ko po. Dapat siya yung may iwan kay tatay pero kinuha siya ni nanay. Mas malapit talaga sa lina tatay kesa sa akin. At ang alam ko pa ay nalahian na rin itong si Brian. Sagot lang ni Billy sa amin. Kaya pala ang taba niya at nagtataka ako kasi nung nakita kita sa kondo, medyo payat ka. Sabi ko naman dito. Kaya pala nung makatakas ako sa kondo mo, ay di kita nakita sa sala o kung saan, Billy. Tapos, nakita ka agad kita na nasa labas. Sabi naman ni Abby. Hindi ko alam na nakapasok ka sa kondo ko, Ate Ami, dahil wala ako nun. Umalis ako. At baka si Brian yung nagpapasok sa'yo kasi nung araw na yun ay dinalaw niya ako. Kaya nung tanongin ako ni tatay ay hindi ang sagot ko kasi hindi naman talaga kita nakita pero nasa kondo lang pala kita. Kanina naman kaya wala ako sa sala dahil itinago ako ni Brian sa kabilang kwarto kung saan nag-ring ang cellphone ko katabi ng kwarto na pinagtataguan nyo ni Ate Tess kanina. Alam ko rin ang bahay na to kasi nakita ko si Brian kanina at si tatay kasama si Liz sa labas ng kondo. Tapos sumakay sila sa sasakyan. Alam kong dito ang punta nila kaya sinundan ko sila. Mahabang kwento at paliwanag ni Billy sa amin ni Ami. Mag-aalas 7 na ng gabi nang bigla kaming makarinig ng mga pagaspas ng pakpak at mga yapak sa itaas ng tinataguan namin. Hindi ko pala kaya lahatin ng kwento. Sa part 4 ko na lamang po tatapusin ang kwento ni Ate Tess at ang kanyang karanasan. Sa ngayon ay hanggang dito na lamang po muna. Uulitin ko, walang sapilitan kung maniniwala kayo o hindi. Pero ako, naniniwala ako sa kwento at karanasan ni Ate Tess. Hanggang dito na lamang po muna. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagbibigay ng oras. From Heather. Maraming salamat sa mga nakinig. Nakikinig at makikinig pa lamang. Nakalagay sa description box ang email kung saan pwede kayo magpadala ng mga nakakatakot na karanasan at kababalaghan. Huwag po natin kalimutang mag-subscribe, i-share at i-like ang video. Comment down below para sa mga shoutouts sa next video. Until next time everyone, happy creepy tales!